Hello mga Kinspart! Kamusta kayo? Welcome back to my channel. Sa vlog natin ngayon mga Kinspart ay pag-uusapan naman po natin ang 7 tips para hindi lumiit ang pag-ibig sa'yo ng isang lalaki. At kung handa na kayong lahat mga Kinspart, mag-start na po tayo. At muli, be inspired! At ang unang tips para hindi lumiit ang pag-ibig sa'yo ng isang lalaki is, huwag mong ibibigay ang lahat-lahat. O kung mga Kinspart, kahit kailan at kahit anumang mangyari, huwag mong ibibigay ang lahat-lahat, Kinspart. Na tipong, mas mamahalin mo na siya higit sa lahat, Kinspart, ang dapat nating mas mahalin sa lahat ay ang Panginoong Diyos. At kung mamahalin mo siya, ay tulad lang din ng pagmamahal mo sa sarili mo. Hindi higit sa sarili mo. O Kinspart, nang sa ganun, ay hindi mo mapabayaan ang sarili mo. At hindi ka rin sobrang masaktan kapag niloko o iniwan ka niya ka-inspired. Ka-inspired, yan ang tama. Huwag mong ibibigay lahat-lahat sapagkat kapag nakita niya na sobrang mahal mo siya at ibinibigay mo ang lahat-lahat, ipong pati kaperahan mo ay sinasakripisyo mo para sa kanya o ibinibigay mo para sa kanya, ay ka-inspired, tinitiyak ko sa iyo kahit siya naman, kahit ayaw niya. Psychological effect, ka-inspired, liliit ang pag-ibig niya sa iyo. Liliit ang tingin niya sa'yo, liliit ang value mo sa mga mata at isipan at puso niya sapagkat ganon ang vibes na ipinapakita mo sa kanya, Kinspart. Kailangan ipakita mo na katamtama lang yung pagmamahal mo sa kanya at huwag mong ibibigay lahat-lahat. Huwag mong gawin madali ang lahat sa kanya, Kinspart. Kailangan magpakipot ka paminsan-minsan at maging hard to get ka. At kailangan ipakita mo na hindi ka laging available. Huwag mong ibibigay lahat-lahat. Pera, panahon, lakas, pag-ibig at pagmamahal sa kanya, nang sa ganun meron pa rin siyang panghawakan at habul-habulin sa iyo upang makita niyang lalong high value ka sapagkat hindi ikaw yung babae na ibinibigay lahat sa isang lalaki. At ang pangalawang tips mga Kinspart para hindi lumiit ang pag-ibig sa iyo ng isang lalaki is, huwag mong ipapakita sa kanya na mahina ka pagdating sa kanya. Opo mga Kinspart, kailangan hindi makita ng isang lalaki o ng partner mong lalaki na ikaw ay mahina pagdating sa kanya upang hindi lumit ang pag-ibig niya sa'yo sapagkat makikita niyang kakayan-kayanin ka niya at magte-take advantage sa'yo, Kinspart. Ito na naman, psychological effect. Gustuhin man niya o hindi, yung iba talagang sinasadya, matitibay ang mukha. Kapag nakikita nilang kaya nilang i-take advantage ang isang babae o kaya nilang itong pagsamantalahan o kaya naman ay samantalahin ang kahinaan nito sapagkat ipinapakita ng isang babae sa kanya na kayang-kaya niya ito at talaga namang mahinang babae pagdating sa kanya. It's what, huwag ganun. Maging strong ka, maging hard to get ka, ipakita mong independent ka, ipakita mong matapang ka at meron kang opinion. Hindi yung laging ipinapakita mo na masyado kang mahina pagdating sa lalaking mahal mo. Oo, dapat kang sumunod. Pero Kinspart, ipakita mo rin na matatag ka. Hindi lang ikaw yung babae na sunod lang ng sunod palagi. Kahit mali na, kahit alam mo na may mas magandang idea, Kinspart, matuto ka magsalita. Matuto kang sabihin ang suggestion mo. Matuto kang mag-desisyon din ng tama. Opo mga Kinspart, yung iba dyan eh, kaya nasisira ang buhay, kaya napapabayaan ang pamilya, napapabayaan ang sarili at ang karir sapagkat sinusunod ang sinusunod ang lalaki kahit alam nilang mali na ito. Oo Kinspart, hindi lahat ng desisyon ng isang lalaki ay tama. Kailangan matuto kang maging matapang at huwag mong ipakitang kakayang-kayanin ka lang niya at i-take advantage niya ang kahinaan mo. Huwag mong ipakita na masyado kang mahina pagdating sa kanya, Kinspart, sapagkat liliit ang pag-ibig niya sa'yo kapag kaganyan ka sa kanya. At ang pangatlong tips mga Kinspart para hindi lumiit ang pag-ibig sa'yo ng isang lalaki is, ipakita mong hindi ka utu-uto at marunong kang manindigan. O kung mga Kinspart, kailangan makita niya na ikaw ay babaeng merong paninindigan at hindi basta-basta na uuto. At yun na nga Kinspart, yung basta sumusunod na lang kung ano-ano, habang buhay ka ng sunsunuran, kahit alam mong mali na o masama na yung sinasabi ng lalaki o pinag-uutos niya, kailangan hindi ka maging utu-uto, Kinspart. Sapagkat karamihan sa nakikita ko, dahil sa pag-ibig, dahil sa pagmamahal, ay nagpapauto na lang na nagpapauto. Bakit? Siya lang ba ang lalaki sa mundo? Siya lang ba ang taong pwede magmahal sa'yo? Ipakita mo meron kang paninindigan. Kailangan kapag niloko ka niya, nang paulit-ulit, ay kailangan manindigan ka. Naiwan siya sapagkat inulit-ulit ka na nga niyang niloko, pinagpalit sa iba. Bumalik lang siya, hawakan ka lang, konting bola lang, konting kiliti lang, konting lambin lang, okay na sa'yo. Makukuha ka na kagad niya. Kinspart, huwag kang maging utu-uto upang hindi kanya kayan-kanan at take advantage.
at hindi lumit ang tingin niya sa'yo. So pagkat kapag kalumit ang tingin at pagmamahal niya sa'yo, talaga naman ka-inspired, kawawa ka lang. Pag bumabang value mo sa kanya, sapagkat ganyan ang pinapakita mo sa kanya. Huwag ganun ka-inspired. Huwag ka maging ututo sa lahat ng sinasabi niya. Kapag mali, mali. Kapag niloloko ka niya, kapag sinasaktan ka niya, kapag winawalang hiya ka niya, manindigan ka, iwan mo siya. Hindi lang siya ang tao sa mundo unang sa ganun, makita niya ang halaga mo. At hindi lumiit o mas lalong lumaki ang paghangat pag-ibig niya sa'yo. Sapagkat nakikita niya na hindi ikaw yung tipo ng babae na madaling utuin lang palagi. At ang pang-apat na tips, makinspart, para hindi lumiit ang pag-ibig sa'yo ng isang lalaki is, ipakita mong hindi ka toxic sa kanya. Opo, makinspart, kailangan huwag ka maging toxic sa lalaking mahal mo. Ano po ba ibig sabihin ng toxic? Sa mga hindi nakakaalam, ang toxic po ay yung talaga namang nakaka-stress na babae, sakit ng ulo, talaga namang nakakainis, maliliit na bagay pinapalaki, matagal magpatawad, talaga namang napaka, masisira talaga ang araw mo kapag kaganyang kaka-inspired. Toxic na babae, alam natin lahat yan. Hindi na tayo mga bata at nagsipag-aral naman tayo mabuti. Toxic, kailangan mo ka maging toxic nang sa ganon ay hindi lumayo o mag-pull away o lumiit ang pagmamahal sa'yo ng isang lalaki at hindi ka niya ipagpalit sa iba sapagkat nakikita niyang toxic ka. Ipakita mong cool ka lang, good vibes lang, matuto kayong maging masaya at maging smooth lang sa inyong relasyon. Hindi yung laging nagkakainisan, nag-aaway, nagsisigawan, nagbubungangaan, nagsasalitaan ng masasawang salita. Huwag ganun ka-inspired. Matutong magunawaan, magtiwala, iwasan ang masyadong selos, at magmahalan lang nang sa ganun ng lalaki ay hindi lumit ang pag-ibig sa'yo dahil lang sa toxic ka. At ang panglimang tips, makinspired, para hindi lumit ang pag-ibig sa'yo ng isang lalaki is, matutong magpatawad at huwag masyadong matigas. Opo, makinspired. Kala nyo po ba ka-inspired kapag masyado kayong matigas, lalo na kapag ang lalaki nagmamakaawa na, nag-sincere na sa paghingi ng sorry sa inyo? Halimbawa, nag-away kayo, nakagawa siya ng pagkakamali, pero sincere naman siya. Kapag masyado kang matigas, okay-inspired, okay lang magpa-hard to get. Pero wag naman yung sobrang hard to get talaga at tipong patatagalin niyo pa, sapagkat ang lalaki ay naiinis din niya at nauubusan din niya ng pasensya at lilit ang pag-ibig niya sa'yo. At magtataka ka na lang, hindi na siya magpaparamdam sa'yo at maghahanap na lang siya ng iba, ka-inspired, sapagkat masyado kang matigas at ayaw mong magpatawad sa iyong kapwa. Okay-inspired, pero pag sobra-sobra na yung ginagawa niya, ay talaga huwag mo nang patawarin. Ilang beses mo na binigyan ng chance eh. Pero kapag hindi pa naman ganun kalala, o kaya naman ay sincere siya na sa paghingi niya ng sorry kung nagkamali man siya, ay ka-inspired, matutong magpatawad. Nang sa ganun, kung mahal mo siya at para hindi ka magsisahuli, pag-isipan mo kung papatawarin mo siya. At kung papatawarin mo siya, huwag mo siyang masyadong pahirapan. Nang sa ganun, ay mapatunayan niya pa ang sarili niya sa'yo, ka-inspired. At ang pang-anim na tips, makinspired, para hindi lumit ang pag-ibig sa'yo ng isang lalaki, huwag na huwag kang magpapabaya sa sarili mo. Opo, makinspired, kailangan hindi mo pabayaan ang sarili mo upang hindi lumit ang pag-ibig sa'yo ng isang lalaki. Huwag na huwag yung paniniwalaan ng mga kalakihan kapag sinabi nila sa inyong mamahalin pa rin laki ng sobra-sobra kahit na tumaba kayo, maging ano kayo, sobrang laki. O kaya naman sobrang payat. O kaya naman mukha na kayong losyang. Sabihin niya, ikaw pa rin, hindi ka lulukuhin, mamahalin pa rin ng sobra. Huwag ganun, ka-inspired, sapagkat sa 1% mga isa o dalawang lalaki lang talaga ang ganyan. Kaya para makasigurado, ka-inspired, huwag mong pabayaan ang sarili mo. Sapagkat ang lalaki, ang pinapairal talaga karamihan niya, na yung kanilang mga mata, mahihilig sa mga magaganda, at aminado rin ako doon, ka-inspired. Kaya ka-inspired, minsan hindi nyo rin masisisi ang lalaking mahal nyo, eh talaga namang nag-e-effort silang kayo lang talaga at mahalin nila kayo ng totoo. Pero kung ikaw naman, hindi mo ginagawa ang part mo, ano ba ang parte mo, ka-inspired, kailangan. Huwag mo pabayaan sarili mo. O ka-inspired, minamahal ka niya. Pero huwag mo namang abusuhin na mahal naman niya ako, hindi na ako magaya sa sarili ko. Mahal naman niya ako, okay lang kahit kumain ako ng kumain hanggang tumaba ako. Huwag ganun, ka-inspired. Oo, mahal ka niya, pero tulungan mo rin siya sa part na yun na huwag mo rin pabayaan ang sarili mo. At ang pang-7 tips, makinspired, para hindi lumit ang pag-ibig sa'yo ng isang lalaki is, huwag kang umabuso sa pagsisinungaling sa kanya. Opo, makinspired, huwag mong abusuhin. Halimbawa na lang, nagsinungaling ka, tapos pinatawad ka niya, nagsinungaling ka ulit, pinatawad ka ulit niya, pinagbibigyan ka niya, huwag ganun ka-inspired na lagi ka na nasisinungaling sa kanya. Real talk lang, may mga ilang babae na talaga namang nagsisinungaling din talaga o palagi din nagsisinungaling sa partner nila. May mga ganyan sapagkat tao lang naman tayo. Hindi lang naman lalaki, kundi pa babae din. Nagkakamali.
Kaya yung spark, huwag kang magsinungaling na magsinungaling. Okay lang yung white lies, yung white lies na kailangan talaga yan minsan. Pero hanggat maaari, huwag ka na magsinungaling. O kaya naman, huwag mong abusuhin na pinapatawad niya naman ako eh. Mahal naman ako ng lalaki na yan. Iniibig naman ako ng sobra ng lalaki na yan. Hindi naman niya ako kayang iwan eh. Kayang-kaya niya akong patawarin ng lalaki na yan. Huwag ganun ka-inspired. Huwag ka magpakampante. Malay mo, nag-iipon lang yun si dibdib niya at pag sumabog yun, iiwan ka niya. Ka-inspired, huwag kang umabuso. Palagi ka nagsisinungaling sa partner mo. Huwag ganun, maging tapat ka. At ano man ang mangyari, ay pilitin mo maging mabuti sa kanya itong abusuhin na lagi ka nagsisinungaling sa lalaking mahal mo sapagkat tinitiyak ko sa inyong lahat, ka-inspired. Ang lahat ng ginagawa ng tao ay aanihin niya. Iwasan mong umabuso sa pagsisinungaling sa lalaking mahal mo. Nang sa ganon, hindi kailanman lumiit ang pag-ibig niya sa iyo, ka-inspired. So mga ka-inspired, yun lang po. No? Maraming salamat po mga ka-inspired sa pagtapos ng vlog na ito. Please huwag niyo pong kalimutan na mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, ay pag-subscribe na po mga ka-inspired at click na rin po ang notification bell upang maging updated po kayo pag may bago po ang upload. Maraming salamat mga ka-inspired. Mag-iingat po kayong lahat. At muli, be inspired!